shout unto God with a voice of triumph. Hallelujah. You have been my help, another.
Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Amazing morning po. Ayan, at good morning din po sa kasama po namin online. And alam ko po malamig yung umaga ngayon, pero praise God at ginising po niya tayo. Amen po ba? And praise God, hindi po tayo nagpapigil sa ulan. Amen. Ayan, so napakaganda po na bago po tayo tuloy ang mag-umpisa sa lahat ng gawain po natin, i-dedicate po natin ang ating pong servisyo sa panalangin. May invite everyone to please rise up with me and let's pray. Ayan. Hallelujah, Lord. We glorify your name, God. We exalt your name, God. Thank you, Lord, for your faithfulness. Thank you, God, for your goodness. Thank you, Lord, for being our Lord. Maraming salamat, Ama, sa kabutihan at katapatan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord. And once again, thank you for this opportunity, Lord, to be in this place, to worship you, Lord. Opportunity once again to bless us spiritually, Lord God, and to open our minds of the things that you wanted, God, to reveal to us, O Lord. God, maraming salamat, Ama. And Lord, una sa lahat, nais po naming humingi ng kapatawaran sa inyo, Lord. God, help us to have this humility in our hearts. O God, give us this humble spirit to acknowledge, O Lord, that we are not perfect, that we are sinners, O God, and we need you, God. We need the precious blood of Jesus to cleanse us, O Lord, with all our unrighteousness, O God, so that we will be worthy, Lord, of your blessing. We will become worthy, O God, sa lahat ng nakalaan para sa amin, Lord. And we will be cleansed, O Lord God, and worthy, Lord God, na humarap sa inyong harapan sa mga oras na to, Lord. And God, maraming salamat, for we believe you are faithful, God, O Lord. And you are understanding, God, and you are really willing to forgive us, O Lord. And God, sa mga oras na to, dalangin po namin, alisin mo lahat ng mga hadlangin na pwedeng maging dahilan na hindi po namin puspusang maranasan ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan sa mga oras na to, O Lord. God, anuman po yung mga bitbitin ng bawat isa po sa aming mga isipan, O Lord God, mga bumabagabag sa aming mga damdamin, Lord, free us from all these things, O God, nang sa ganun, Ama, maging malaya po kami, Ama, na maranasan ang pagkilos mo sa aming pong kalagitnaan. And Lord, this morning, we are committing to you our service, O Lord God, especially, Lord, sa mga gagamitin mo na tatayo sa umagang ito. Lord, we pray for your anointing to be upon every one of us, O Lord, sa aming pong worship team, O Lord God, as they usher us in worship, Lord. Hayaan niyo nga po, Ama, ng kanilang mga buhay, O Lord God, ay tunay, O Lord God, maging kaaya-aya sa inyong harapan, O Lord God. Patuloy mo po silang gamitin, Lord, to really usher us in true worship, O God. At hayaan niyo po na kayo pang makita sa kanilang buhay. We pray for your anointing to be upon every one of them, O Lord, at sa kanila pong pagtugtog, sa kanilang pag-awit, O Lord. Ikaw po may taas sa kanilang buhay, O Lord. Nang sa ganun, Ama, saan min din pong pag-aawitan na kasama po nila inside their church, O Lord, you will be glorified, O Lord. Ganun din po, Ama, sa mag-welcome, God, we pray na pagpalain mo po siya, Lord, anoint her lips, O God, at sa lahat po, Father God, nang i-welcome niya, tunay na ikaw ang maranasan, itunay na ikaw ang maramdaman ng bawat isa na para ikaw talaga yung nag-welcome po sa amin. And God, we also pray na may mga bagong kaluluwa pong ma-welcome, O Lord God, sa mga oras na to, Lord. And God, especially sa magbabahagi ng inyong salita, loving Father, we pray for your anointing to be upon him, O Lord. Continuously, God, reveal to him what is in your heart, O Lord. Gamitin mo po siya mightily as a mouthpiece sa amin, O Lord. At hayaan niyo nga po ng bawat salita na mamumutawi sa kanyang bibig ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Lord, at magamit po namin ito sa daily life po namin as a Christian, Lord. God, maraming salamat. Kayo po ang patuloy na maluwalhati, O God. Even sa kasama po namin online, God, we pray saan man pong lugar sila naroon, O Lord, any disturbances of the enemy sa kanilang environment, O Lord, pumupong hayaan, Ama, na madistract po sila. Bagkos, O Lord God, hayaan nyo nga po na ikaw ang kumilos sa kanilang kalagitnaan. Lord, we pray kung paano ka po namin mararanasan sa church, O Lord God, iparamdam mo din po sa kanila ang pagyakap mo sa kanila, O Lord God, sa kung nasa ang lugar man po sila sa mga oras na to, Lord. God, thank you, Lord. Thank you for what you are going to do, Lord. At God, sa mga kapatiran po namin na patako pa lamang po dito, God, dalangin po namin ang ibayong pag-iingat na igawan mo po sa kanila, Lord. At huwag mo pong hayaan na mahadlangan ng ulan, O Lord God,
ang bawat isa na dumako sa lugar na to, God. Maraming salamat, Lord. Thank you, God. We already claim, O Lord, the victory. We already claim the blessing, O God, na igagawad mo sa bawat isa po sa amin, Lord. And God, we continuously pray for the manifestation of your Holy Spirit to be upon our midst, O Lord, at ang nawa, ang bawat isa, maramdaman talaga ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo, God. Thank you, God, for your faithfulness and for the answers of all these prayers. For this soul we ask, in Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Sige po, pwede po tayong upo. Hallelujah. Habang hinihintay po natin yung ating mga kapatiran na paparating sa umagang ito. Good morning po sa ating lahat. Amen. Isang malamig na umaga po sa ating lahat. Amen. Sino po ang giniginaw? Praise God. Hallelujah. Alam ko po na malamig sa labas, pero mas malamig pa pala sa loob. Amen ba? Sa umaga pong ito, alam ko po na lahat po tayo excited na magpuri sa ating Panginoon. Bagamat maginaw, hayaan natin na tayo ay mag-init sa presensya ng ating Panginoon sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Parang hindi po kayo masaya, mga kapatid. Sino po ang masaya this morning? Sino po ang pinagpala ng ating Panginoon? Alam ko po, lahat po tayo ay mayroong bit-bit na pasasalamat at papuri sa ating Panginoon dahil tunay nga na naranasan natin ang katapatan ng ating Panginoon sa ating mga buhay this week. Amen. So tayo pong lahat ay tumayo sa umagang ito at palapakan po natin ang ating Panginoon as we praise Him and as we continue na itaas ang pangalan niya sa ating kalagitnaan sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Awitan po natin ang ating Panginoon sa umagang ito. Marami po tayong rason para magsaya. Marami tayong rason para magpuri sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Come on, church, let's sing. Kaisayan ng umaga, lalo na kung ikaw ay kasama. Walang pangamba pagkat nandito ka. Madilim man ang paligid, maaasahan ka. Ikaw ay kasama, pag-ibig mo sa amin ay hindi na mamalik. Ibabalik ko ang papuri sa'yo, walang mapantay sa walang pangamba pagkat nandito ka. Madilim man ang paligid, maaasahan ka. Kaysayan ng umaga, lalo na kung ikaw ay kasama. Pag-ibig mo sa amin ay hindi na mabalik. Ibabalik ko ang papuri sa'yo, walang mabantay sa pag-ibig mo. Ibabalik ko ang papuri sa'yo, ibabalik ko ang papuri.
church, patuloy natin purihin ang ating Panginoon. Amen. Patuloy natin ipalapak ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Dahil karapat dapat si Lord na siya ay taas sa ating kalagitan sa umagang ito. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mangalapit ko Diyos sa'yo aawin, kay papurihan sa kalangitan. Mangalapit ko Diyos sa'yo aawin, kay papurihan sa kalangitan. Kamang itatas ka, pangalan mo'y uwanhatiin, pagkat ikaw o Diyos ay dakila. O Diyos, purihin ka. Sisigaw sa buong mundo, labis mong gawa. Puso ko ay tuwang-tuwa, kasiyahan ay umapa. Katapatan mo, O Diyos, ay dakila. Hirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Lahat ng puso pinagpala niyang lubos. Andog niya ay kapayapaan, andog niya ay kagalakan, napapagal. Kaya't ang awit ng paguri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Sing, may galak, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sabagat hirap na puso ay naglalaho, may awit, may sayaw at papuri para sa Diyos. Tahati na puso pinagpala niyang lubos. Come on, church, let's sing. Andong niya ay kapal.
Sa'yo, Panginoon, ang lahat ng papuri sa umagang ito. Para lang sa'yo, O God, ang lahat ng pagsamba at pasasalamat, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, dakila ka, O Diyos. Inihahayag namin, Panginoon, ang iyong katapatan, ang iyong kabutihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa umagang ito, Lord. Salamat, O God, dahil tunay nga na napakabuti mo at naging dakila ang iyong katapatan sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Lord, ay binigyan mo kami, God, ng maraming rason para ikaw ay itaas, para ikaw ay purihin, para ikaw ay sambahin namin, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah, purihin ka, O Diyos. O, dakila ang iyong pangalan, Panginoon. Luwalhatiin ka, O Diyos, sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah ka. Salamat, Panginoon, salamat. Maraming marami pong salamat, Panginoon. Hallelujah. Karapat-dapat ka, O Diyos. Karapat-dapat ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Patungo ay naroon.
Sa ugat ng aming lahi,
sa habang panahon. Katapatan mo'y matibay na sandiga. Sa bawat bigati so
Sa iyo ang lahat ng papuri. Sa iyo lahat ng pagsamba, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Dahil karapat dapat ka, Panginoon. Ikaw lamang, O God, ang aming itataas at luluwalhatiin, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Ikaw lamang, O Diyos, ang aming pupurihin at sasambahin, Panginoon, sa lugar na ito. Dahil ikaw lamang ang nag-iisang Diyos na buhay at totoo sa aming mga buhay, O God. Hallelujah, Panginoon, salamat. Purihin ka at maghari ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Diyos, binibigay namin sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat at karapat dapat para sa iyo lamang, Panginoon, this morning. Hallelujah, come on, church. Masalamatan natin ang ating Panginoon sa umaga ito. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, God. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ulitin ko po, isang maganda at masayang umaga po sa ating lahat. Amen. Lahat nga po ng masaya sa Panginoon, sumigaw ng malakas na Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah. Ayan, bigyan nga po natin muli ng malakas na palakpak ang ating Panginoon. Ayan, welcome din po sa ating mga nanonood ngayon through our live streaming. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alam ko po, merong pagkilos na gagawin ang ating Panginoon nasan man tayo ngayon. Amen. Ngayon po ay huling linggo na ng buwan ng Agosto. At ilang araw na lang po, matatapos na naman natin ang buwan na to. At nagpapatunay lamang po na dahilan, na dakila at tapat ang ating Panginoon sa mga araw na nagdaan sa buhay natin ngayon dahil andito pumuli tayo ngayon. Amen? Amen. Ang presensya pa lang po natin ngayon is already a testimony of God's victory, of God's goodness, and of God's faithfulness. Kaya patuloy lang po tayo sa paglilingkod at paggawa ng mabuti para sa ating Panginoon. Dahil sabi nga sa Galatians 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Amen? Amen. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, patuloy ka lang. Ayan, patuloy lang po tayo dahil hindi po nasasayang ang ginagawa natin para sa ating Panginoon. Ayan, tunay nga po na tapat at dakila ang ating Panginoon dahil meron po tayong bisita this morning. Ayan, meron po tayong isang first timer na anyayaan ko po na kayo po ay tumayo pag natawag ko po ang inyong pangalan, Sister Jessaline de la Cruz. Ayan, dyan po sila. Welcome po, Sister Nawa. Hindi po ito yung huli, kundi ito po yung umpisa na makasama po namin kayo. Masayang-masaya po ang bawat isa. I know na meron kaluluwa muli na nadagdag ngayon this morning. And I know, excited na rin po ang bawat isa na i-welcome ang ating mga kapatiran. Kaya inayaan yan ko po kayo na kayo po ay tumayo and let us welcome one another with the love of the Lord. Sige po, tayo po tayo. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig, kainin ang pangmasda ng mga tanawin. Halal ng Diyos, pinupuri namin. Puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ay umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umiibig, kainin ang pangmasda ng mga tanawin. Ngalan ng Diyos, pinupuri namin, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo.
sa Diyos ay umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos umibig. Kainin ang pagmasda ng mga tanawin. Ngayon ang Diyos, pinukul na aming puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Sa Diyos ay umibig. Ayan, sige po. Bago po tayo tuluyang umupo, maaari lamang po na tumayo po muna and please forward po sa mga vacant seats na nasa harapan po natin. Dahil alam naman po natin na ang pagpapala ng Lord ay nasa hunahan, wala po sa hulihan. Kaya sige po, bago po tayo tuluyang mag-start, please forward po sa mga vacant seats na nasa harapan po natin. Ayan po. So thank you po. Let's continue to serve God not just today but in every services that we have here in our church. Starting on sa atin pong Monday, we have our prayer room. Ayan po. Nagkakaroon po tayo ng prayer room every 8 p.m. po. Via Zoom po yan sa mga gusto pong samahan ang atin pong prayer intercessor para po ipag-pray ang mga prayer requests po natin. You can feel free to join po every Monday. And of course, every Tuesday po, patuloy pa rin po ang ating prayer and equipping. Dito rin yan po sa ating church, 5:30 p.m. po. Kaya sa mga hindi pa po nakakatribe, we encourage you to join us in our prayer meeting. And of course, every Friday sa mga kabataan pong narito, I invite you dahil may mangyayaring party po sa susunod na Friday. Kaya samahan niyo po kami na experience natin muli ang gagawin na maganda ng ating Panginoon sa gawain na po yan. And of course, every Saturday naman po, patuloy pa rin po ang ating morning watch. 6 a.m. po yan via Zoom naman po. Kaya hindi na po hassle sa inyo para mag-join. Just ask the link sa inyong mga primary leader. And of course, Sunday, tuloy-tuloy pa rin po ang ating services. Starting po first service sa 6 a.m., second service naman po is 8:30 a.m., and third service naman po is 11 a.m. And sa atin pong online, sa mga mahal niyo po sa buhay na hindi pwede na pumunta dito sa ating church, meron po tayong live streaming, 8:30 a.m. naman po yan. Ayan po, excited na po kayo sa umagang ito na mapagpala muli sa salita ng ating Panginoon. Kahihanda na po natin yung mga sarili natin. And let us focus and let us stay blessed in the presence of the Lord. Muli, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Simula pa lamang po ito sa mas magandang gagawin. Remember those walls that we called sin and shame. They were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are rubble now. Makilala po ninyong lubos ang Panginoon. Para po yung magandang plano ng Panginoon sa buhay niyo, hindi niyo po masayang.
Hallelujah. Good morning po sa ating lahat. Lahat po na pinagpala ng Panginoon po malakpak ng malakas sa Panginoon. Hallelujah. Welcome po to our second service. Ngitian naman po natin ang ating mga katabi. Hallelujah. Good morning po sa lahat na nakatusubaybay, nakatutok po sa ating live sa Facebook right now. We are so happy. Hindi po tayo gaano kadami ngayon dahil maulan, pero pinagpala pa rin tayo ngayon. Amen. Sabi mo sa katabi mo, pinagpala ka ngayon. Hallelujah. Alam niyo po, napanood po natin kanina, ito po ay last Sunday, anniversary po ito ng isa sa Bible study natin sa Ambunaw Cruz, Calasau. And mabuti po ang Panginoon, hindi lang sa personal nating buhay, mabuti po ang Panginoon sa ministry na pinagkaloob po niya sa atin, especially sa anniversary or sa Bible study po natin sa Ambunaw Cruz. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Napakabuti po niya. And alam niyo po, we are so happy na ang Panginoon ay patuloy na kumikilos, hindi lang sa buhay natin, kundi sa mga buhay ng mga taong nire-reach out natin para ma-experience din nila yung pagmamahal na nararanasan natin. Amen. And ang maganda po dyan, hindi lang po sila ang magse-celebrate this afternoon. Another Bible study is celebrating. Hallelujah! Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Therefore, first year anniversary, ang Ventanilla Santa Barbara po ay mag-anniversary po mamayang hapon. Kaya sa mga gusto pong sumama at makita ang ginagawa ng Panginoon, gulatin po natin sila. No? Gulatin natin sila, salubungan natin sila ng pagmamahal. Ipakita natin na maganda po yung ginagawa ng Panginoon sa kanila. Bago po tayo magpatuloy, iniinig ko tayong lahat ay tumayo. Amen. Madaming giniginaw. Sino pong giniginaw? Itaas ang kamay. Yan, madaming giniginaw. Magpupuri po tayo kay Sen ng umaga. Magpuri po tayo sa Panginoon. Amen. Hanggat hindi po kayo gumalaw, hindi po natin tatapusin ang ating awit. Sige po, palakpak po tayo. Masaya po ang umaga ito. Maulan man po. May mga problema man. May sulit na rin man. Masaya pa rin dahil buhay ang ating kaysaya ng umaga, lalo na kung ikaw ay kasama. Walang pangamba, walang pangamba, pagkat nandito ka. Manaliman ang pag-ibig. Ang kanta po, ang sabi sa kanta, kaysaya ng umaga. Tignan mo nga yung katabi mo, mukha masang masaya. Parang maasim naman ata. Amen! Sino po ang masaya ngayong umaga ito? Masaya dahil giniising siya ng Panginoon. Hallelujah! Bisan pa po, awitin natin. Kaysaya ng umaga. Come on, sing! Kaysaya ng umaga, lalo na kung ikaw ay kasama. Walang pangamba, walang pangamba, pagkat nandito ka. Sama namin ang Panginoon. Magaling man ang pag-ibig, maaasahan ka. Pag-ibig mo sa akin ay hindi lang mamalik. Itaas mo natin ang ating mga kamay. Ibabalik ko ang papuri sa'yo. Wala mapatay sa pag-ibig mo. Ibabalik ko ang papuri sa'yo. Ikaw ay kasama. Walang pangamba, walang pangamba,
Hallelujah! Napakasaya po ng umagang ito. Amen. Minsan, pag mga ganitong pagkakataon, yung umuulan, pagkagising mo, masaya mag-emo, mag-senti. Pero sa Panginoon, magandang mag-senti, alalahanin yung napakagandang ginagawa ng Panginoon. At yan po ang lalong nagpapasaya sa ating mga puso. Lalo na po, mapalad tayo dahil hindi po tayo nagpa-bumigay sa ulan. Hindi tayo bumigay sa ulan. Madami po ngayon na magdadalawang isip pumunta sa church dahil umuulan, pero mapalad ka. Sabi mo sa katabi mo, mapalad ka. May pabor na kalakip yan. Hallelujah. Yes po, hallelujah. Later on, malalaman po natin ano ba yung mga hinandang pagpapala ng Panginoon para sa atin ngayon. Minsan pa po palakpakan natin ng Panginoon. Sa pagkakataong pong ito, dadako po tayo sa panalangin. Hindi ko po alam kung meron po dito mag-celebrate ng kanilang birthday this week and wedding anniversary. Inaanyayahan po namin kayo na dumako po dito sa harapan. Kung kayo po ay mag-celebrate ng birthday nyo, mula po today hanggang Sabado, pwede po kayong pumunta dito sa harap para ipanalangin po namin. Ayan, si Mami Tess. Kailan po? Ay, happy birthday! Sabihin mo nga po natin, happy birthday! Happy birthday! Ayan, madami pala sila. Hallelujah! Today din. Si Tiffany din today. 31. Sa? Anniversary. Ay, anniversary. Nako. 30th anniversary. Ah, okay, sige po. Ito na naman tayo, mga kapatid. Balik tayo sa dating gawin, pero praise God, hallelujah. Napakabuti ni Lord. Grabe. Napakabuti ni Lord. Amen. Madami, lapit po kayo dito, Mami Tess. Huwag po kayo lumayo. Hallelujah. Yan. Anong name ng baby? Yes. Birthday din. Birthday ni Mami Tess. Birthday ni Sister Tiffany. Birthday ni Yesha, birthday ni Kuya Alvin, Brother Alvin, wedding anniversary ni Kuya Ryan and ni Ate Ami. Napakabuti ng Lord. Amen. Hallelujah. Sino pong may pasasalamat sa Panginoon? May gusto pong idulog sa Panginoon? Makatayo po tayo. And ipanalangin po natin sa kanya. Alam niyo po, the best gift that we can give you po, as always, alam niyo po yan, panalangin. Wala man pong, wala pang tangible pa kaming maibigay. Malay nyo, mag-provide si Lord ng kakayanan. Pero the best po na regalo na bibigay namin sa inyo, sa inyong pagse-celebrate po,
ay panalangin. And alam ko po, lahat tayo sa mga lahat ng pangangailangan natin, lahat ng suliranin natin, lahat po ng problema natin, lahat ng bagyo natin na sumasabay sa bagyo ngayon, mayroon pong kaparaanan ng Panginoon. Idulog lang po natin siya ngayong umagang ito. Ialay po natin sa Panginoon lahat po ng yan. Tayo po'y manalangin. Hallelujah, papuri ang aming alay sa iyo, Ama, ngayong umagang ito. Dahil walang ibang karapat-dapat, Panginoon, na tumanggap, ikaw lang po. Kagalakan ng laman ng aming puso, pasasalamat, Panginoon, ang puno, Panginoon, ang aming puso ngayong umagang ito. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong patuloy na pagkilos sa buhay namin, Panginoon, salamat po. Salamat, tunay nga, Panginoon, na ang pinagpuri namin, ang pinagsisilbihan namin ay Diyos na buhay, Diyos na kumikilos, Diyos na gumagabay, Diyos, Panginoon, na nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa amin. At ikaw po yun. Kaya maluwalhati ka nawa ngayong umagang ito, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Maluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay ngayong umagang ito. Hallelujah. Patuloy, Panginoon, ang aming paghawak, Panginoon, sa aming pananampalataya. Dahil sa iyo, meron kaming pag-asa. Lord God, lalong nag-umiigting, Panginoon, ang aming pusong nananalangin ngayong umagang ito. Dahil alam namin, Panginoon, sa paglapit namin sa iyo, ikaw ang Diyos na nakikinig sa aming mga panalangin. Hindi ka bingi, hindi ka natutulog, buhay ka at nakikinig ka sa panalangin ng iyong mga anak. Ngayong pagkakataong ito, kaming lahat ay nagkakaisa, Panginoon. Dinudulog sa iyo ang aming mga buhay, Panginoon. Ang aming mga cares, ang aming mga bigatin, Panginoon. Ang aming mga pangarap, lahat, Panginoon, na nasa aming puso, ipinapasakamay po namin sa iyo, Panginoon. Sa lahat ng nakatayo ngayong umagang ito, Panginoon, ang panalangin ko, ikaw nawa ang kumilos sa buhay ng bawat isa. Hindi ko po alam kung ano ang bigati ng kanilang dinadala. Hindi ko po alam kung ano ang pangangailangan nila. Pat ikaw, Panginoon, ay may alam ng lahat. Wala kaming maitatago sa iyo. Sabi mo yung sa'yong salita, bago pa namin sambitin ito, alam mo na, Lord. Kaya ngayon pa lang, Panginoon, kami nagsusumamo, humihingi, Panginoon, with confidence, lumalapit sa iyo, Panginoon, na ikaw nawa ang kumilos, mamagitan sa aming mga pangangailangan, Panginoon. Magpagaling at magbigay kalakasan sa mga nangangailangan ng kalakasan. Magbigay kapayapaan sa nangangailangan ng kapayapaan. Tumugon sa bawat pangarap, Panginoon, ng aming mga kapatiran ngayong umagang ito. Lord, hayaan mo na ngayong umagang ito, may experience ng bawat isang nakatayo ngayon ang assurance ng pagkilos mo sa kanilang mga buhay. Kasabay ng ulan sa labas, ang kasabay ng ulan ng assurance na ibibigay mo sa amin this morning, O Lord. Salamat. Ganon din, Panginoon, hindi kami titigil ipanalangin ang pamilyang ito. Lalo na ang mga kapamilya naming magse-celebrate, Panginoon, this week ng kanilang birthday. May mga magse-celebrate ng birthday today. May nag-celebrate ng birthday bukas. Meron sa 31, O Lord God. I pray for Mami Tess. I pray for your brother Alvin. I pray for Sister Tiffany, Panginoon. I pray for Yesha, God. Iba-iba sila ng edad na magse-celebrate ng birthday, pero iba-iba rin, Panginoong, pagkakataon ng estado na may pasasalamat sa iyo, Panginoon, sa pinagdalhan mo sa kanilang mga buhay. Lord, I just pray, Panginoon, even mula sa batang kay Esa hanggang, Panginoon, sa pinakamatanda sa kanilang magse-celebrate na si Mami Tess. Lord, I pray, Panginoon, na ikaw, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng panibagong taon ng kaligayahan, ng kagalakan, ng pag-asa sa iyo, Panginoon. I just pray, O Lord, na anuman ang kanilang nasa puso, anuman ang hinihingi nila, anuman ang hangarin nila, pag ito'y nakatuon sa iyong plano, Panginoon, ikaw nawa ang kumilos at tumugon sa mga yan. Kami ay nakikiisa sa kanila. And we still, Panginoon, declare that the rest of their lives will be the best of their lives. I know madami na silang testimony. As young as Yesha, Panginoon, meron na siyang mga testimonies, God. Lalo na si Nanay Mami Tess, si Brother Alvin, Sister Tiffany. Pero, Panginoon, alam namin, mas maiigting pa ang pagpapala, ang pagkilos, Panginoon, na gagawin mo sa panibagong taon na to na ibibigay mo sa kanila. Give them doors and opportunities to further serve you, Lord, in your church, in your ministry, Panginoon. And not only that, opportunities
for them to experience more blessing and favor that comes from your throne, O Lord. We come to your throne with confidence today that you are going to do it in their lives, O God. Let there be a blessing to their families. And this added year, let it be, Panginoon, a year that will glorify your name sa kanilang mga buhay. Ganon din kay Ate Ami, Lord, Sister Ami, and kay Kuya Ryan na kanyang asawa na magsiselebrate ng anniversary. Kami, Panginoon, ay nagagalak, Panginoon, nakikigalak sa kanila, pamilya. Lord, alam ko, pag-iigtingin mo pa ang kanilang pagmamahalan, Panginoon, dahil ikaw ang sentro ng kanilang relationship. I pray, God, na ikaw lalo, Panginoon, ang maglalo, Panginoon, mag-ayos ng samahan nila. Lord, madami mang dumarating na trials, may mga challenges man na dumarating. Ikaw, Panginoon, ang tutulong sa kanilang matawid ang mga challenges na to, Panginoon. Ikaw din ang Diyos na magpo-provide sa pangangailangan ng kanilang relationship, kanilang family. Ikaw rin, Panginoon, ang makikita sa kanilang buong pamilya, lalo na sa kanilang mag-asawa. And Lord, blessing would come, Panginoon, to them. This is our declaration as a family. Nakita namin ang pagpapala mo sa mga ibang pamilya, sa ibang mag-asawa. Alam namin at hindi kami magugulat sa pagpapalang hihahanda at ibubuhos mo sa kanilang mag-asawa sa taon na darating, Panginoon, na itos para sa kanila. Pagpalain mo po sila. Pagpalain mo kaming lahat, Panginoon. Pagpalain mo lahat ng mga nakatayo ngayong umagang ito. Pagpalain mo lahat, Panginoon, na nanonood at nakasubaybay ngayon. Lord God, reach them out, even na nasa bahay lang sila, Lord. Yung may mga reasons kung ba't hindi sila nakapunta dito, manguna ka at kumilos ka rin sa buhay nila ngayon, God. Kami ay naniniwala, kami ay nananampalataya, kami ay umaasa at pinangahawakan namin na ang Diyos namin, ang Diyos na aming pinagsisilbihan, ay buhay na kumikilos, tumutugon at nagmamahal sa amin ngayong umagang ito. Salamat God. Sila mga papuri, silang pong pasasalamat, itong panalangin namin sa dakilang pangalan ng aming Jesus. Amen and amen. Happy birthday. Happy anniversary po. Hallelujah. Hallelujah. Yes, the Lord is good. Sabi nyo nga po, the Lord is good. Tayo na po ay tutungo sa salita ng Panginoon. Kung meron po kayong mga Biblia, i-ready nyo na po ang inyong Bibles, ang inyong mga notebook, ang inyong mga ballpen, dahil may maganda na naman pong pangungusap ang ating Panginoon ngayong umagang ito. Mapalad kayo. Hindi man po tayo punong-puno ngayong umaga dahil siguro sa panahon po. Pero po, ako po ay nagsasabi sa inyo na ngayon pa lang, meron po talagang hinanda ang Panginoon para sa inyo. Hallelujah. Luke chapter 5, verses 1 to 11. Hallelujah. Luke chapter 5, verse 1 to 11. Sabay-sabay po nating basahin. At namnamin po natin ang napakagandang salita ng Panginoon. Sabi po dito, in verse 1, "One day as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. He saw at the water's edge two boats left there by the fishermen who were washing their nets. He got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat." In verse 4, "When he had finished speaking, he said to Simon, 'Put out into deep water and let down the nets for a catch.' Simon answered, 'Master, we've worked hard all night and haven't caught anything. But because you say so, I will let down the nets.' In verse 6, 'When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both boats so full that they began to sink. When Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, 'Go away from me, Lord. I am a sinful man.' For he and all his companions were astonished
at the catch of the fish they had taken. Verse 10, and so were James and John, the sons of Zebedee, Simon's partner. Then Jesus said to Simon, "Don't be afraid. From now on, you will fish for people." In verse 11, so they pulled their boats up on shore, left everything, and followed him. God bless the reading of His words. Palindalian po tayong yumuko at manalangin. Salamat muli, Ama, sa napagandang salita na hinanda mo para sa bawat isa. Salamat, Panginoon, dahil alam namin nangungusap ka sa iyong salita. Never pa, Panginoon, kang hindi kumilos sa aming pamilya gamit ang iyong salita. Kaya salamat dahil alam namin ngayon nangungusap kang muli. Buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa. Hayaan mo, Panginoon, ang salita mo mag-minister sa bawat isa na ma-encourage kami, lalong kumilos para sa iyo, na lalo kaming mapamahal at lalo namin, Panginoon, makamtan at ma-experience yung napakagandang plano mo sa buhay namin. Lord God, ako nagagamitin mo ngayong umagang ito, O Lord God. I just need you. I cannot do anything apart from you, Lord. Cover me behind your cross. Make use of me, God, as your mouthpiece this morning. Let your heart be my heart and let the words coming out from my mouth will be the one, Panginoon, that comes from you, O Lord. Anoint me, God, with triple anointing, O Lord. And let this time, Panginoon, of listening to your word be, Panginoon, a time, Panginoon, of ministering to each and everyone. Lord, be glorified in our midst. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Sino pa po dito ang umaasa sa pagkilos ng Panginoon? Hallelujah. Sino pa dito ang may pinapanalangin na alam niyang pagkikilosan ng Diyos? Yes. Alam niyo po, ang Panginoon natin, kagaya ng panalangin ko, alam po natin ang Panginoon natin ay buhay. Alam niyo po, noong Tuesday, si Elder Che, nag-share po siya sa amin, at ang share po niya is about where is Jesus in times of pains. Sa mga panahon na tayo po ay nasasaktan, sino po dito ang hindi dumadaan sa mga taon na sa pagkakataong nasasaktan, nahihirapan, itaas po ang paa. Wala. Kasi wala sa atin. Actually, sigurado po ako, meron po sa atin dito na ngayon dumadaan sa sakit. Hindi man sakit physical, sakit emotional, may mga bigatin tayong dala, amen? Pero napakaganda po ng assurance po na binigay, na pinaalala po ni Elder Check nung Tuesday, na ang ating Panginoon ay nandyan kasama natin. Hindi po niya tayo iniiwan. May mga pagkakataon lang po na sa kahirapan natin, dumadaan tayo dahil may prosesong ginagawa ang Panginoon para sa atin. Minsan din po, tinuturuan tayo ng Panginoon, kaya tayo dumadaan sa mga ganyang mga pagkakataon. Minsan, ginigising tayo ng Panginoon at minsan hinahayaan ng Panginoon dumaan tayo sa mga sakit na yan para tayo ay magpakumbaba. Amen. Pero sa punot dulo po, anuman po ang kadiliman, laging dumarating ang liwanag. Amen. Dahil kasama po natin si Lord. Sabi mo sa katabi mo, i-assure mo, ikaw naman ang mag-bless sa katabi mo. Kung asawa mo yan, kung kaibigan mo yan, kung hindi mo yan kilala, sabi mo sa katabi mo, kasama mo si Lord sa pinagdadaanan mo. Kasama po natin si Lord. Kasama po natin si Lord. Ang Diyos po natin buhay. Alam niyo po, ang nature ng ating Panginoon ay mapagmahal. Kahit po hindi natin mahal ang Panginoon, sa totoo lang, mahal tayo ng Panginoon. Sabi po sa kanyang salita, kahit sa mga taong hindi siya kilala at hindi siya mahal, mahal niya ang mga taong ito. Yan po ang talagang character ng ating Panginoong Diyos. Another thing na character ng ating Diyos, ang ating Diyos, mahabagin po talaga ang ating Diyos. Mahabagin po ang Diyos. Kung hindi po siya mahabagin, hindi ko na lang alam kung paano tayo nagiging matagumpay sa mga pinagdadaanan natin. Gracious po ang ating Panginoon. Kung hindi gracious ang Panginoon, baka wala po tayo dito ngayon. Hindi ko alam kung buhay pa tayo ngayon. Pero dahil po ang Panginoon mapagmahal, mahabagin, tapat po ang Panginoon, normal lang po yan. Yan po ang pagpapala ni Lord sa'yo. Sabi mo sa tabi mo, yan ang pagpapala ni Lord sa'yo.
Yugyugin mo yung katabi mo. Yan ang pagpapala ni Lord sa'yo. Yan! Ang pagpapala ni Lord sa'yo ay mahal ka ng Panginoon. Ang grasya niya patuloy, ang habag niya patuloy sa'yo. Tapat ang Panginoon sa'yo. Pero po, ang pagpapalang yan, yan din ang pagpapalang nararanasan ng mga taong wala dito sa simbahan ngayon. Yung grasya, yung pagmamahal, yung pabor, nature po ng Panginoon yan. Kilala naman po natin siya o hindi, ang Panginoon, ginagawa niya po yan, hindi niya pwedeng, hindi siya namimili ng taong ibe-bless niya. Hindi siya namimili ng taong mamahalin niya. Hindi siya namimili ng taong pagpapakitaan niya ng habag. Kaya kung may fried chicken ka, lahat tayo may fried chicken. Kahit yung nakasakay sa jeep ngayon sa labas, may fried chicken. Ganyan magpalang Panginoon. Pero po, mapalad kayo. Sabihin mo, mapalad ako. Mapalad kayo dahil nandito po kayo sa church ngayon. Bakit? Dahil hindi lang fried chicken ang pwede nating ma-experience pag nasa Panginoon tayo. Meron pong binibigay na susi ang Panginoon sa kanyang mga anak na patuloy na naglilingkod sa kanya beyond sa blessing na natatanggap ng lahat. Amen. Kaya po, kung lahat man tayo binigyan ng fried chicken, pwedeng ikaw meron kang extra rice. Pwede kang magkaroon ng extra rice today. Hindi lang exercise, pwede kang magkaroon ng soft drinks today. Kung yung iba, ang natural lang na kanilang pagpapala ay basta may tubig lang, baka ikaw, halo-halo pa ang dessert mo today. Sabi mo sa katabi mo, ang panalangin ko magkahalo-halo ka today. Ibig sabihin po, ang panalangin po natin, eh, yung biyaya natin ay hindi lang kagaya ng biyaya na nararanasan ng mga taong nasa labas. Ang panalangin natin, ang biyaya natin is higit pa sa nararanasan nila. Yung siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. And ang maganda po, sa Diyos, sa atin po, dahil pumupunta tayo sa church, natuturuan tayo kung paano natin mararanasan ng mga to. Kaya nga po, importante, maganda po na madami nakakonect ngayon sa mga nanonood, na magandang inaalayan natin ng oras ng Panginoon dahil ang Panginoon nagtuturo kung paano natin mas makakamtan. Naalala niyo yung kwento ko? Yung kwento ko na may ticket siya pa uwi. Ang biskwit lang ang baon niya, hindi niya alam. 3 araw na biyahe, biskwit lang ang kinakain niya. Hindi niya alam na ang kalakip doon sa ticket niya, isaga ng pagkain pala. Nagsaga siya sa biskwit, mga kapatid. Ang Panginoon, ayaw niyang maging bulag tayo sa pwede nating maranasan sa buhay. Ang pagpapala at plinano ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, isaga ng buhay, mga kapatid. Sinong gusto dito maka-experience ng saga ng buhay? Maganda po ang plinano ng Panginoon. Kaya po sa pakikinig natin sa Diyos, sa pagpunta nyo sa church, sa pagbibigay nyo ng oras sa Panginoon, tinuturuan po tayo na mag-experience ang more than sa natural na pagpapala. Pero sukdulang biyaya. Amen. Sabi mo sa tabi mo, gusto mo ba ng sukdulang biyaya? Mapalad po kayo ngayon kasi kahit umuulan, nilaanan nyo ng oras ang Panginoon. Pag-uusapan po natin ngayon, isang susi. Alam niyo po, madaming susi sa saganang pagpapala ng Lord. Ang pagsusunod po, ang obedience po natin, ang pagsunod natin sa Panginoon ay isang susi para makamtan natin ang saganang biyaya ng Diyos. Ang ating relationship sa Kanya, yung patuloy na pagsisik sa Kanya at paglalim ng ating relationship, yung pagkakaroon natin ng intimate relationship kay Lord ay another susi para makamtan natin ang pagpapala ng Panginoon. Ngayong umaga pong ito, meron na naman pong isang susi para makamtan natin ang pagpapala ng Lord. At pag-uusapan po natin yan. Ngayon po, makakamtan po natin, ang susi pong yan is about availability. Sabi nyo nga po, availability. Pag-uusapan po natin ngayon is about favors of availability.
Mga pabor, pag tayo ay available. Salamat sa Panginoon. Available kayo today. May pabor na nakahanda para sa inyo. Hallelujah! Meron po tayong pabor na makukuha if we are available in the Lord. Alam niyo po, madaming tao na hindi sila nagbibigay ng availability sa ating Panginoon. Kaya ang nararanasan lang nila, alam niyo po, we are not preaching prosperity gospel. We are not just focused on the blessing, but we are after the work that gives the blessing. Siguro sa church, sabihin niyo, dito lang sa church, puro na lang pagpapala, puro pagpapala ang sinesermon, puro pagpapala. Kasi po, tinuturo namin susi sa pagpapala. Pag tayo ay sumusunod sa susi ng pagpapala, hindi po imposible na tayo ay maka-experience ng ganong klaseng pagpapala. Kaya po, alam niyo po, ito ay ang availability natin. Madaming tao, wala silang availability for the Lord. Hindi nila binibigyan ng oras ang Panginoon. Kaya po, yung pagpapala nila, ay pagpapala. Pagpapala na nagigising sila sa umaga, pagpapala na may normal na nakakain sila sa pagkainan, pagpapala na meron silang provision, pero hindi sa pagpapala, na pwede naman nating makuha. Sabi mo sa tabi mo, pwede mong makuha yun. Pwede nating maranasan. It depends, mga kapatid, on how available are you. Gaano ka ba ka-available kay Lord? Salamat, kapatid. Ang saya-saya ko kasi kahit umuulan, pinakita mong available ka kay Lord. Ang presensya niyo po ngayon, salamat, mga kapatid, sa mga nakasubaybay ngayon, na kahit nasa bahay kayo, ang dami niyong pwedeng gawin, pinili niyong makinig at sumubaybay at makinig sa salita ng Panginoon. Because when we give time and our availability in the Lord, there are blessings. Hallelujah! Parang hindi kayo masaya. If we give our time, our availability in the Lord, there are blessings. Bumalakpak ang masaya sa pagpapala na ibibigay ng Lord. Pero mga kapatid, may kailangan gawin. Alam niyo po, sa ating mga Kristiyano, we are called to serve God. Sabi po sa 1 Samuel chapter 12, verse 24, sabi po dito, siguraduhin nyo, sabi niya dito, subalit matakot kayo kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran nyo siya ng buong puso at lagi nyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Sino po dito ang nakaranas at naramdaman niyang madaming kabutihang ginawa ng Panginoon sa Kanya, itaas ang kamay? Amen. Huwag po natin kakalimutan yan. Pero sabi dito, sa ating mga mananampalataya, dapat siguraduhin natin ang takot natin nasa Panginoon, manatili tayong tapat sa Kanya, at ang sabi dyan, paglingkuran niyo siya. As Christians, we are called to serve God. We are called to serve the Lord. Sabi mo sa katabi mo, you are called to serve God. Kaya po tayo nandito, kaya tayo niligtas ng Panginoon, para pagsilbihan ng ating Panginoon at itaas siya at ipalaganap ang pagmamahal ng Panginoon. Alam niyo po, ito po ang pagkakatawag nating mga anak ng Panginoon. We are called to serve God. And this is what we need to do. A lot of us, we do not give time or availability to the Lord. Alam niyo po, sabi sa Luke chapter 12 verse 34, sabi po dito, For where your treasure is, there your heart will be also. Kung nasaan daw po ang iyong kayamanan, nandyan din ang totoo ang iyong puso. Ang oras mo ay nasa, di ba ang sabi nila, ano yung pinakakilalang quote about time? Time is gold. Sino dito ang importante ang oras para sa kanya? Ay, sana all. Ako, importante ang oras sa akin, mga kapatid. Importante na magkaroon ako ng enough sleep. Ako yung tao na baka hindi niyo ako kilala, pero sa akin, mga kapatid, malaki man ako ngayon, kala niyo sa akin, siguro food is life, pero sa akin, sleep is lifer. Nag-compliment, medyo mahilig din sa food. Food plus kid. Kaya magtaka pa kayo, di ba? Pero time is very important sa atin. Other people are even asking for
more than 24 hours, sa kulang ang 24 oras. Di ba? Yan ang sinasabi ng mga tao, kulang ang 24 oras. Pero mga kapatid, kung saan natin tinutuon ang ating mga treasure, kung importante sa iyo ang oras, kung importante sa iyo, kung hindi lang oras, ang finances, kung nasaan ang mga bagay na yan, ibig sabihin, nandyan din ang puso mo. Na kanino ba ang puso nyo? Sana nasa Panginoon. Pag nasa Panginoon, ibig sabihin, makikitaan na ang treasure natin nasa Panginoon. Ang availability nasa sa Panginoon. Ano po ang binasa natin? Ay tungkol kay Simon Peter, nung simula, yan yung hindi pa niya kilala ang ating Panginoong Jesus. Diyan siya tinawag ng Panginoong Jesus na sumunod sa kanya. At sumunod po siya at laging disipulo po siya. Alam niyo po, in the verses that we've read in Luke chapter 5, we saw here that the great miracle that they experienced. Naalala niyo yung miracle? Anong miracle na na-experience nila? Si Simon Peter at ang kanyang mga kaibigan, na sila po ay fishermen, eh magdamag daw po silang ng isda, pero wala silang nakuhang isda. Kinabukasan na sila na dumaong at nililinisan na ang kanilang mga nets. Ang Panginoong Jesus, habang nagtuturo, nakita niya yung dalawang bangka at pumunta siya, sumakay sa bangka ni Simon Peter at doon siya nagturo. At habang nagtuturo siya, sinabi niya kay Simon Peter, medyo ilayo mo nga yung bangka mo doon. Layag mo ng konti sa tubig. At ginawa ni Simon Peter yon, hindi niya kilala ang Panginoong Jesus noon. Nakikita at naririnig lang nilang nagtuturo. At pagkatapos magturo ni Simon, ng ating Panginoong Jesus, sabi niya kay Simon Peter at kanyang mga kasama, Simon Peter, bumalik kayo sa dagat at ibaba nyo ang inyong mga nets para kayo magkaroon ng huli. Ang sabi nila Simon Peter, Lord, magdamag na kami. Wala po kaming nahuli. Ay, hindi pa pala Lord, kasi hindi pa Lord ang tawag nila. Master, teacher, hindi pa. Magdamag kami. Wala kaming nahuli, pupunta kami. Pero sige, dahil sinabi nyo, pupunta kami. At nang pumunta sila, binaba nila ang nets. Ang sabi dyan mga kapatid, halos mag-break yung nets. Magdamag silang walang nahuli. Isda. Pero nung sinabi ng Panginoon na lumayag sila at ibinaba yung nets, hindi halos masira ang kanilang nets. Humingi sila ng tulong sa kabilang bangka. At ang sabi pa dyan, halos lumubog ang kanilang bangka sa sobrang dami ng kanilang huli. Sino po ang gusto ng pagpapala na halos hindi niya na kayang makontain? Yung parang, Lord, sobra na. Tama na muna, Lord. Gusto niyo ba ng ganong pagpapala? Na, Lord, hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam mo yun? Ang sarap siguro ng pagpapalang ganon. Yan po ang experience nila. Sila, sanay silang mangisda, pero first time nilang ma-experience, akala nyo, yun na ang trabaho nila, mangingisda. Naglayag sila, magdamag, wala silang huli, tapos biglang pinabalik sila. At pagbalik nila, grabe ang huli nila at halos mapuno pa at lumubog ang kanilang bangka. Grabing experience para sa kanila. Alam nyo kung bakit niya na-experience yun? Because Simon Peter showed that he was available. Tingnan po natin, how available was Simon Peter? Paano ba siya naging available? How was he available? Alam niyo po, in verse 3, mababasa natin dyan, Jesus got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Una po sa lahat, papaano ba ka-available si Simon Peter? Una sa lahat mga kapatid, his assets were made available. Ano yung asset? Yung ari-arian. Bangka po ni Simon Peter yon. Tanong ko po, sa may mga sasakyan, sino may mga sasakyan dito? Mga kotse, may tricycle, may motor.
Ayan, si Brother Jerome, may magandang van yan eh. Pinagpala ni Lord ng magandang van. Brother Jerome, paano na lang pag may biglang, bro, pahiram ng sasakyan mo, drive ko nga mula dito hanggang Carmack, hindi mo kilala, ipapahiram mo? Jesus, Simon Peter didn't know Jesus that time. Pero, he was willing and he made his asset, he made his boat available for Jesus. Grabe. Tayo mga kapatid, sa mga bagay-bagay na meron tayo, papaano tayo paano natin inaalay at available para magamit ng ating Panginoong Jesus? Kaya po naranasan ni Simon Peter ang ganong klaseng miracle, ganong kadaming fish na i-catch. Why? Because first of all, he was available, ang kanyang ari-arian hindi niya pinagdamot, mga kapatid. Ano niyo po, here in the church, I am so proud. Dito po makikita niyo, alam niyo po, ang mga gamit po dito sa church, ito nakikita niyo ng mga musicians, ang mga gamit po na hindi lang ng mga musicians, even yung mga dancers, mga kapatid. Alam niyo po ba, lahat yan ay hindi gamit ng church. Those are personal use. Ang bass po ay bass ni Brother Joseph. Ito po, pagpapala sa church, itong keyboard at drums. Ang gitara, sariling gitara ni Brother Ian. And these are their own assets, their own belongings that they allow God to use, mga kapatid. Alam niyo po, I am just so proud that in the church, we have people who make na hinahayaan nila na ang kanilang assets igawing available para sa Panginoon. Ang mga tamborin dancers natin dito, yung tamborin nila, kanya-kanyang bili yun. They made sure that they na ipagamit kay Lord yung pepeding meron sila para sa kingdom and service ni Lord. Yung mga uniform po nila, kanya-kanya po yan. Yung mga cameras po na ginagamit nilang pang-picture dito, personal cameras yan. Ito lang po ang mga cameras ng church. There are people who really show and allow God to use their things para sa kanyang glory. Kaya huwag kayong magtataka kung pinagpapala yung mga bataong nagpapagamit ng kanilang mga bagay-bagay. Alam nyo, yung mga Bible study leaders natin sa church, mga kapatid, yung mga Bible study leaders natin sa church, yung mga sasakyan nila, pinapagamit nila para ma-reach out kung saan man yung Bible study. Secondly, yung gas. Sa kanila po yun. Hindi sila provided ng church. Like for example, yung Bible study natin sa Concepcion, yung sasakyan ni Pastor Ferds, yung gasolina niya, yung toll fee niya, computation ko doon, mga baka 3K per Sunday. Every Sunday yon, personal po niya yon, kasi he made it available to the Lord. Kaya hindi tayo magtataka ba't si Pastor Prince pinagpapala. Bakit? Kasi po, they make their assets available. Hindi ko po alam kung ano ang meron kayo na pwede natin ipagamit sa Panginoon. Baka may bahay kayo na pwede niyong ipagamit kay Lord na maging host ng Bible study. That's an asset na pwede niyong sabihin, Lord, available yung Bible study ko. Baka may instrument kayo, may gitara ako sa bahay, hindi ko ginagamit. Baka may Bible study na may kailangan ng gitara. Baka may speaker kayo o microphone na kailangan ng Bible study, pwede nilang gamitin pagdating sa Bible study nila. Hindi ko po alam kung anong gamit ninyo. But if you make these things available unto the Lord, God will do something in us. Pangalawa, ano pa ang available kay Simon Peter? Hindi lang po asset. Hindi lang po yung bangka ang hinanda niyang ipagamit sa Panginoong Jesus. Pangalawa, his time was made available. Ang kanyang oras. Pastor F, wala namang nakasulat na oras dyan. Mga kapatid, tapos na silang mayag. Naglinis na sila ng nets. Ginamit ng Panginoon yung bangka niya instead na ilagay niya na doon sa dalampasigan. Hindi. Inantay niya. Hanggang ano oras kaya magtuturo to? Just imagine, mga kapatid, you didn't know Jesus. Pero he sacrificed his time. He made his time available
Thank you for making your time available for today. Congratulate mo yung katabi mo. Congratulations sa'yo. Pero mga kapatid, we can do more for the Lord. We can do more for the Lord. We can spend more time for the Lord. Pwede natin pagsilbihan si Lord. Madaming opportunities to serve God. Hindi lang ang ating prayer, hindi lang ang ating Sunday service. Your care groups, you make time for your care groups. If you want the blessing as big sa natanggap nila Pedro, yung halos hindi mo nakayanin, mga kapatid, that's one favor if you know how to be available for the Lord. Dami tayong rason minsan eh. Ano pangatlo po? Ano pa ang available kay Simon Peter? His assets, his time, pangatlo, his ability was made available. Bakit abilidad, mga kapatid? Pag kayo siguro isipin yung kalabisan. Bakit? Nung nakita ng Panginoong Jesus yung bangka, sumakay siya sa bangka, pwedeng pahiram muna ng bangka, pasakay muna, magtuturo lang ako. Ah, nagtakakabat bale. Sige pala. Tapos, inaantay pa niya, tapos sinabi pa ng Panginoong Jesus, pwede bang itulak mo yung bangka? Ay, grabe ano. Siguro pag kayo yun, pahiram nga, ay, siguro best. O ano, bakit best? Pautang ako best ng 2,000. Bakit best? May kailangan akong bayaran. Sige best, pautangin kita. Pwede patid mo dito sa bahay, ay tinangkulan mo siguro, ano? Siya nang uutang, ako pang maghahatid. Hindi na lang niya kunin dito. Diba? Minsan ganyan tayo eh. Pero alam niyo po, why the reason why Simon Peter was blessed by God, why? He didn't only made his assets available in time. Siya mismo ang nagtulak para ilayag yung bangka niya nang medyo malayo. Ang kanyang abilidad, ang kanyang strength, ginawa niyang available para sa Panginoon. Amen. Kaya no questions po kung bakit may pagpapalang ganun na na-experience si Simon Peter. Sino po dito ang may abilidad? Wala. Wala kayong kayang gawin? Batugan kayo? Nakahiga lang kayo sa bahay? Sinusubuan kayo kumain? Sino dito ang may abilidad? Sino dito ang may oras? Sino dito ang may mga assets, may mga gamit? Amen. Mga kapatid, hindi tayo kaiba kay Simon Peter. Meron din tayong mga assets, meron din tayong oras, meron din tayong abilidad. Pwede rin nating gawing available yan para sa ating Panginoon. Gusto niyo po ng pabor, gusto niyo ng pagpapala, more than the blessing na nare-receive ng mga nasa labas, we have assets, we have our time, we can do something, and we can share it to the Lord para magamit ng Panginoon. Mga kapatid, hindi lang ito ang pagkakataon na panakita niya sa Panginoon na available siya. Sa binasa natin, gusto kong basahin ang verses 4 to 11. Pwedeng ilabas natin. Gusto ko po ipakita kung anong nangyari. Verse 4, sabi niya dyan, in verse 4, panglimang linya, galing sa baba, sabi niya dyan, when he had finished speaking, sabi niya, nung natapos na daw ang ating Panginoong Jesus, he said to Simon, put out into deep water. Sabi niya dyan, and let down the nets for a catch. Sabi ni Simon answered, ano sabi niya? Master, we've worked hard all night and have caught anything. Lord, magdamag na kami ng isda. Wala kaming nahuli. Pero sabi niya, pero sinabi mo, ibababa ko ang nets. Mga kapatid, remember, tingnan niyo po yung verse 4. Pagkatapos magturo ng Panginoon, sabi niya kay Simon Peter, pumunta kayo sa malalim at ilayag mo yung mga nets mo. Nanghingi po ba si Simon Peter? Nanghingi ba siya? Hindi po nanghingi. Ano pong ibig sabihin dito? Mga kapatid, if our assets, if our time, if our abilities, kung ang buhay natin available lagi para sa Panginoong Jesus, hindi mo na kailangang manghingi. Kikilos na ang Panginoon sa'yo. Hindi na nanghingi.
Na-please siya na si Simon pinahiram ang bangka niya. Na-please siya na nagtagantay si Simon na ginamit ang bangka niya. Na-please ang ating Panginoong Jesus na mismong si Simon pa ang nagtulak at nagtrabaho para sa kanya. At dahil doon, hindi niya nang inantay na humingi si Simon. Siya mismo ang gumawa ng paraan na maka-experience si Simon ng kakaibang pagpapala. Kaya kung gusto natin ng pagpapalang hindi basta-basta, mga kapatid, huwag mo nang antayin. Hindi mo na kailangan sabihin kay Lord. Be available. Sabi mo sa tabi mo, be available. Be available in serving kay God. Alam niyo po, madami siyang pwedeng rason eh. Kung tutusin, madaming pwedeng rason si Simon Peter. Halos nagrason na nga siya dito eh. If we will look at, he can insist. Una sa lahat, he can insist. Pwede niya i-insist na, there's no catch, Lord. Wala nang huli. Wag na. Mas alam mo pa, karpintero ka, di ba? Di ba? Kami talagang mangingista kami. Taon na namin ginagawa to. Ngayon, tuturuan mo kami na pumunta doon. Pwede siyang magrason, pero hindi niya ginawa. Pangalawa, hindi lang there is no catch. Pwede niya na namang irason. Lord naman, we've already washed our nets. Sabi doon, nakita niyo, habang nagtuturo siya, hinugasan nila yung mga nets niya. Tapos na, nalinisan na namin yung mga nets namin na panghuli. Ala nga naman, pupunta na naman kami doon. Mas magaling ka pa sa amin. Tapos wala kaming mahuhuli, lilinisan na naman namin. Pwede siyang magrason. Kagaya mo, pwede ka rin magrason. Sabi mo sa tabi mo, kagaya mo, madaming rason. Sabi mo, kagaya mo, madaming rason. Hindi lang yun. Ito pa. Pwede niyang sabihin na, Lord, pagod na kami. We are physically tired. Magdamag na kaming ng huli. Sino dito ang hindi napapagod? Itaas ang paa. Di ba? Pero mga kapatid, pwede niyang irason, wala kaming tulog. Alam namin to, wala kaming tulog, pagod na kami, papabalikin mo kami doon. Hindi ka naman namin kilala, karpintero ka naman. Pero mga kapatid, bakit siya may pagpapala? Sabi nga nila, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, sabi mo sa katabi mo, kung ayaw, madaming dahilan. Kaya minsan ang pagpapala natin nakaka-cut off. Alam mo, saludo ko sa mga nagdadala ng baby sa church. Hindi po rason yan para hindi maibigay ang oras mo sa Panginoon. Mga nagdadala ng baby sa care group, hindi po rason yan para hindi magbigay ng oras sa Panginoon. Mga kapatid, kasi kung talagang iaalay natin sa Panginoon, mga kapatid, minsan, kaya yung favor hindi natin nare-receive ng buong buo. Kasi po, ang dami nating rason. Lord, na-try ko na yan eh. Wala naman nangyari. Lord, alam nga naman, na-prepare ko na to, uulitin ko naman, nakakapagod na. Ay Lord, pagod na ako sa trabahong 8 to 5. Alam nga naman, pupunta akong church cleaners kami ng Sabado, pupunta pa ako, Sabado na nga lang ang pahinga. Bato-bato sa langit, ang matamaan, boom. And then we are waiting for favor. We are waiting for God's miracle to happen in our lives, but we cannot offer our lives readily available to the Lord. Mga kapatid, let's be available to the Lord. Amen? Let's be available. God wants to give us the favor, pero kailangan natin maging available na mag-serve at maglingkod sa Lord. Hindi lang tayo pupunta sa church at alam niyo po, I am against sa mga nababasa ko. May mga nababasa ko sa Facebook. These believers, Christians, that they are saying hindi daw basihan ang pagpunta sa church para masabi mong malalim ang kanilang pananampalataya. Meron din nagpo-post dyan na hindi basihan na magsiserve ka, na meron kang ginagawa kay Lord, na hindi ka, wala, na may relationship ka sa kanila. Totoo po na madaming nagsiserve na hindi totoo.
ang relationship kay Lord. Hindi natin alam. May mga taong ganyan, pero hindi ko alam kung sino. Kung meron man dito, sana wala naman sa GalCM. Pero mga kapatid, kung totoong nagmamahal kasi tayo kay Lord, at kung totoong pinaglilingkuran natin siya, kagaya ng mahal natin sa buhay, ayaw nating tantanan na paglingkuran. Ang mga nanay kahit pagod na sa mga anak na inaalagaan nila, kahit antok na na every madaling araw ang baby nagigising, umiiyak, hindi niya titigilan. Bakit? Mahal niya. Kaya kahit na antok siya, gigisingan niya. Tama, mali. Tama ba, Mel? Tama? Tama ba, Joy? Tsaka Alvin, tama? Diba? No choice kasi mahal niyo eh. Ganyan din sa Panginoon. Pag mahal natin ang Panginoon, we will try everything for us to be available for the Lord. Amen. Mga kapatid, ano ang pabor? Alam niyo po, ano ang pabor na makukuha natin? May tatlong pabor na experience tayo. What are the favors of His availability? Ano po yung mga pabor na pwede nating makuha pag tayo ay available para sa Panginoon? Pag tayo ay nagsiserve para kay Lord, pag tayo ay laging nagbibigay ng oras sa ating Panginoon, pag tayo yung makakayanan natin, ginagawa natin ready para magamit ng Lord, ano ang mga pabor? Una sa lahat, mga kapatid, we will be experiencing extraordinary experiences. Extraordinary experience. Ano ibig sabihin ng extraordinary? Hindi normal na experiences. Kagaya nila Simon Peter, mga kapatid, sila, ang experience nila na magkaroon ng ganun kadaming huli ay bago para sa kanila. Yung magkaroon ng huli na parang lulubog na ang kanilang bangka, bago para sa kanila. Kaya kung babasahin natin ulit yung binasa natin kanina, in verse 6 to 7, sabi ni dito, when they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their parents in the other boat to come and help them. And they came and filled with both boats, so full that they began to sink. And in verse 8, wala na dyan, in verse 8 and verse 9, alam niyo po, ang ginawa nila, dahil amazed na amazed sila sa first time nilang na-experience yun, si Simon Peter mismo, lumuhod sa paan ng Panginoon na, Lord, lumayo ka sa akin, ako po ay makasalanan. Bakit? Kasi po, grabe, extraordinary yung pina-experience sa kanila ni Lord. Sino po dito ang gusto ng miracle, itaas ng kamay? Sino po dito ang, alam niyo po, God can still do miracles. Sino po dito ang nage-expect na God can, may mga inaasahan kang at pinagpe-pray mong mangyari sa buhay mo, pero hindi mo alam kung papaano, mukhang imposible, meron ba? Posible pa rin mangyari sa Panginoon yan. Sinabi ng Panginoon yan sa kanyang salita, mga kapatid. Pero alam niyo po, for us to experience that, we need, the Lord is always available. We need to be available. Gusto mo ng miracles? Kailangan available tayo kay Lord. Yung mga po, ayaw pumunta ng church dahil umuulan, tapos nag-e-expect ka ng favor kay Lord, nag-e-expect ka ng miracle, ipupunta ka ng church, hindi ka makapunta. Let's be available for the Lord. Ang Panginoon gusto niyang kumilos sa atin. Ang Panginoon gusto niya siksik, kliklik at tumaapaw ang pagpapalang maranasan natin. Yung pagkanta natin na salamat sa sukdulang biyaya mo. Yung sukdulang biyaya gustong ibigay ng Panginoon sa atin. Pero hindi naman tayo available. Dalawang oras lang na Sunday service, hindi natin kaya, mga kapatid. Alam niyo po, yung availability natin sa paglilinis, yung pag na-assign tayo sa church, kunwari lang Saturday, general cleaning. Pag madami po tayong maglinis, yung isang oras na paglilinis, magiging 30 minutes, magiging 20 minutes, pag madami tayo. Pero kung hindi natin kayang maging available kay Lord, wag tayong mag-expect na ang Panginoon kikilos sa atin. Kasi, of course, if we want more from God, we need to do more for the Lord. Amen. Kung gusto mo ng halo-halo, chicken joy lang para sa lahat, gusto mo ng halo-halo, kailangan may gawin ka. Tama, mali. We need to be available in the Lord.
You want to experience extraordinary experiences? We can experience that. You want to experience miracle? You can experience that. You want impossible things to happen to your life? Like Peter, you can experience that. Be available for the Lord. Mga kapatid, be available. Pangalawa, ano pang pabor? Hindi lang po extraordinary experience. Gusto ko i-share before ako pumunta sa pangalawa. Exodus chapter 23, verse 23. Anong sabi dyan? Ayan o. Kaya nga eh. Sabi dito, akong si Yahweh ang siyang lamang ninyong paglilingkuran. Pasasaganain ko kayo sa pagkain. Ay Diyos ko, yung halo-halong pwedeng matupad. At inumin yung coke. Baka coke float pa yun, mga kapatid. At ilalayo sa anumang karamdaman. Mga kapatid, if we want that our tables always hindi nawawalan, if we want that ang mga kalusugan natin ipatuloy, let's serve God. Let's be available for the Lord. Amen. Sabi mo sa katabi mo, be available for God. Walang rason. Pag nagrason kayo, nagrason ba si Peter? Hindi po siya nagrason, mga kapatid. Be available for the Lord. Pangalawa, hindi lang po extraordinary experience, but honorable promotion. Sino dito ang may gusto ng promotion? Hallelujah. Hindi lang promotion sa trabaho, promotion sa estado ng buhay, promotion kung paano tayo tignan ng mga tao. Ang Panginoon ang may kayang gawin yan, mga kapatid. Sa church, it is not me. It is not the pastors who gives name sa mga taong to. Kung mga naglilingkod dito, hindi kami ang nagbibigay ng promotion sa kanila. Ang Panginoon ang nagbibigay ng pangalan sa kanila. Gusto nyo itaas kayo ng Panginoon, paglingkuran nyo ang Panginoon. Amen? Gusto nyo ma-promote? Anong promotion na na-receive ni Simon Peter? In verse 10, anong sabi ng Panginoon? Manging isda lang siya. Ang sabi niya dito, sinabi ni Jesus kay Simon, then Jesus said to Simon, don't be afraid. From now on, you will fish for people. You will be fishers of men. Mga kapatid, ang sabi niya, dati nanguhuli ka lang ng isda, ngayon paghaharian mo, you will be fishers of multitudes. Tao na ang i-entrust ko sa'yo. Sabi ng Panginoon, promotion yun. Mula sa hayop ang in-entrust ni Lord, kaluluwa ang pinagkatiwala ni Lord. Gusto niyo ba ng promotion? Hindi lang promotion sa ating iglesia spiritually, promotion in your life. Alam niyo po, one of our worker here, Sister Ephriel, we were praying for her promotion and God did grant her the promotion. Alam niyo po, iyayabang ko, sa Manila siya nagwo-work. Kagaya ko, every weekend umuwi rin po para mag-serve kay Lord. Wala siyang kotse ah. Hindi gaya ko na may kotse. Commute po siya, mag-uuwian. But because she made herself available to the Lord, she received her promotion. She's now a senior associate in one of the biggest accounting firms in the Philippines. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, those are just some of the testimonies. If we give yung availability natin kay Lord, mga kapatid, ang Panginoon na magpo-promote sa atin. Promote ng kalagayan mo sa buhay. Pero pag ikaw medyo hindi magandang kalagayan mo ngayon, at mas lalo ka pang hindi nagbibigay ng availability mo kay Lord, mga kapatid, bumalik ka. Kasi favor pa. Mawawala yung favor lalo sa'yo. Magiging normal lang, mga kapatid. Magiging normal lang. Ano yun? In John chapter 12, verse 26, sabi niya dito, whoever serves me must follow me, sabi niya. And where I am, my servant also will be. Kung sino daw ang maglilingkod sa Panginoon at susunod sa Kanya at kung nasaan siya, dapat nandoon din, my Father will honor the one who serves me. Ang Panginoon, i-honor niya tayo pag pinaglilingkuran natin ng Diyos. Kaya may promosyon. Sabi mo sa katabi mo, be available para sa promotion mo.
Ano? Saan siya na-promote? Una, tatlong bagay. Promotion in number one, identity, mga kapatid. Hindi lang maisda, kundi nakilala na saan lang tao na nag-aakay ng papunta sa magandang buhay. Gusto mong magkaroon ng promotion sa iyong identity, mga kapatid, be available in the Lord. Amen. Pangalawa, hindi lang identity, ability. Kakayanan. Hindi na lang yung kakayanan niya, hindi na lang para mambigwit ng isda. Binigyan siya ng kakayanan ng Panginoon para magdawag at ng mga at mag-alaga ng mga kaluluwa. Alam niyo po, pag naglingkod ka kay Lord, pag readily available ka at binigay mo yung oras mo kay Lord, alam mo si Lord talaga, proven yan in the church, mga kapatid. God will give you, will increase and your will grow your ability. Sa mga nagsiserve po dito, una magsisimula lang sila sa unang ministry. Habang tumatagal, dahil readily available, dinibigay nila ang oras nila, ang abilidad nila sa Panginoon. Ang Panginoon, dinadagdagan ng kanilang kakayanan. For example, kagaya ng sinabi kanina, si Elder Joseph, nagsimula lang sa ministry niya sa gitara. Hanggat natuto na siyang mag-bass. Hanggang natuto na siyang mag-keyboard. At hindi nyo alam, hanggang ngayon, nagpapakanta na yun sa Bible study. Ako po, nagsimula lang ako, danceris, TikTok. Buti wala pang TikTok noon. Siguro pa yung titiktok. Number one akong tumitiktok na ganun. Wala, mula bata ako, puro sayaw lang ako, sayaw. At ang magulang ko, silang nag-encourage sa akin na sumama ka sa ministry. Makipractice ka sa backup. Pagtatayo ka, bibilhan ka namin ng bagong sapatos, bagong pantalon, bagong polo. O ako naman, bagong damit. Sige, makipractice. Pero nung ako na po, sumeryoso na, at nakita ko na mahal ko ang Panginoon at gusto kong gawin to para sa Panginoon, I made myself available, mga kapatid, hindi na lang ako hanggang sayaw. Dinevelop ako ni Lord na magkumanta, mag-backup. Hindi lang ako basta-basta singer, in-improve ni Lord yung pagkanta ko, marunong na akong mag-second voice, marunong akong mag-tenor, marunong akong mag-alto. Hindi lang ganon, ginawa ako ni Lord na worship leader. At hindi lang ako worship leader, kaya ko nang mag-conduct ng choir. At ngayon po, nagsisermon na ako. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Mga kapatid, if we give ourselves readily available sa Panginoon, sa service ng Lord, ang Panginoon, hindi kanya ipopromote, hindi lang niya ipopromote ang identity mo. Hindi niya lang ipopromote ang ability mo. Ipopromote din niya ang purpose mo. You will know your purpose. Magiging malinaw. Pag ang oras mo, ang talents mo, ang assets mo, ang time mo, binigay mo readily available kay Lord, malilinawan ka kung ano talaga ang purpose na inintend ni Lord sa'yo, sa iyong buhay. Kaya po sila, nalinawan sila na ang purpose nila ay hindi lang mangisda ng isda, kundi mangisda ng tao na dadali nila sa Panginoong Yesus. Naging malinaw sa kanila kung ano ang pinapagawa sa kanila ng Panginoon. Medyo nalilito pa ba kayo sa gagawin nyo sa buhay nyo? Nalilito ba kayo ba't hindi pa nangyayari yung mga gusto nyo, mga kapatid? Baka hindi ka pa aligned sa purpose ni Lord sa buhay mo. Para malaman mo yan, be available in the Lord. Serve God. Hallelujah. Amen. Palakpakan natin si Lord. Lastly, mga kapatid. Ano yung unang favor? Extraordinary experience. Gusto mo ng miracle? Be available. Amen. Mag-serve sa Panginoon. Pangalawa, hindi lang extraordinary experience. Pangalawa, promotion. Honorable. Grabe yung honorable promotion. It's a promotion with honor. Pangatlo, mga kapatid. Ito po, proven ko ito. Proven ko sa lahat ng naglilingkod sa Panginoon. Glorious contentment. Contentment sa buhay. Alam niyo po, ang mga naglilingkod kay Lord, masaya. Masaya maglingkod kay Lord. Napakasaya pong maglingkod kay Lord. Dumarating po ang time ng pagod, masaya pong maglingkod kay Lord. In verse 11, makikita natin dito, ang sabi niya dito,
Nung sinabi ng Panginoon, I will be, you will now be fishers of men, sabi niya dito, so they pulled their boats up on the shore, may tabi na nila ang mga bangka sa pampang, iniwan nila ang lahat, at sumunod kay Jesus. Alam niyo po, habang silang nagsiserve kay Lord, at dahil readily available kay Lord, nakita nila na ang contentment nasa Panginoon. Ang contentment nasa Panginoon. Alam niyo po, madami sa tao ngayon, hindi mapakali kung walang kita. Kung walang pera, walang kapayapaan. Laging perang iniisip. Laging kailangan may kita. Away ng away, walang kapayapaan, mga kapatid. Pero pag tayo nagbigay ng oras natin ng Panginoon, Jesus is the Prince of Peace. Sabi nyo nga, Jesus is the Prince of Peace. Lakasan po natin, Jesus is the Prince of Peace. Ang Panginoong Hesus ang ating kapayapaan. Kaya po, pag tayo'y maglingkod sa Kanya, anuman po ang kaguluhan ng ating buhay, ang contentment at kapayapaan makikita natin sa Panginoon at mararanasan natin sa Lord. Kami pong mga naglilingkod sa Lord, mukha lang po kaming mayaman. Kung mayaman man kami, huwag kayo magtaka, naglilingkod kami. Pero madami rin po sa amin dito, dumadaan sa problema. May mga pinagdadaanan, masasakit din at mabibigat. Pero mga kapatid, masaya pa rin kami. Kasi alam namin na ang Panginoon ng kapayapaan at tutugon. In Job chapter 36 verse 11, mga kapatid, ano po ang sabi dito? If they obeyed and served Him, they will spend the rest of their days in prosperity and their years in contentment. Pag tayo daw ay sumunod, sila'y makikinig at sila'y maglilingkod. Buhay na sagana at payapa sa kanila'y idudulot. Sino po dito ang gustong mapayapang buhay? Sino po dito ang sagana? Alam niyo po, sagana means hindi lang sagana sa kaperahan, sagana sa pagmamahal, sagana sa kapayapaan, sagana sa kasiyahan. Sa Panginoon lang po natin makikita yun. At makikita lang natin yun. Alam niyo po, si Adan, makinig po kayo sa akin, in the book of Genesis, hindi naman nakita ni Adan ang pangangailangan niya kay Eva. Hindi naman hiningi ni Adan kay Lord si Eva. Hindi niya nakita na kailangan ko si Eva, kailangan ko ng pagmamahal. Hindi niya nakita na may kailangan siya. Bakit? Kasi nandoon siya, focus siya sa Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus ang nag-provide sa kanya kay Ay, ang anak ko, hindi magandang siyang nag-iisa. Kailangan niya ng katulong sa buhay. Kaya binigay niya siya, Eva. Mga kapatid, if we are lost and be readily available in the service kay Lord, hindi na natin makikita kung ano yung mga pangangailangan natin, ang Panginoon na mismo ang mismo magpo-provide para sa atin. Hindi na natin kailangan humingi. If we are available kay Lord, kagaya ni Adan, hindi natin nakikita ang pangangailangan natin. Kontento tayo kay Lord. Mas lalo tayo magiging kontento because God Himself will provide and give us what we need. Mga kapatid, serve the Lord. This time to serve God. Hindi ko po alam ang standing nyo ngayong umagang ito. Hindi ko po alam kung kumusta ang inyong availability kay Lord. Kayo lang po alam. Kung kayo po ay isa sa mga taong Sunday attender lang, pumupunta lang sa church para mag-attend. Pero hindi pa fully nagsiserve kay Lord, mga kapatid. Sinasabi ng Panginoon sa inyo ngayong umagang ito, anak, be available for me. I can do more for you. Pag kayo po, dati nagsiserve na kayo, dati available naman kayo kay Lord. Dati naglilingkod naman kay Lord. Lord, dati naman, okay naman eh. Pero nawala, mga kapatid. Gusto sabihin ni Lord, anak, balik ka na. Maging available ka na ulit.
Maging available na ulit yung kaya yung mga gamit mo. Maging available ka na ulit yung oras mo. Maging available na ulit yung kakayanan mo. Kaya kong ibigay ang favor sa iyo, anak. Pag ikaw talaga naglilingkod pa hanggang ngayon, alam mo naman na you are available kay Lord ngayon. Alam mo naman na yung time mo available kay Lord. Mga kapatid, patuloy ka lang. Hindi mo man nararanasan pa yung favor. Pero, parating na po. Sabi po sa Colossians chapter 3, verse 23 to 24, sabi po dyan, ano man ang iyong ginagawa, gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Verse 24, mga kapatid, sabi dito, sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran nyo at aalalahanin niyang pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan para sa inyo. Pag kayo po hindi pa dumarating, Lord, available naman ako eh. Nagpapagamit naman ako sa iyo eh. Nagpapagamit yung pamilya ko. Pinapagamit nga namin sa iyo yung tricycle namin para sa Bible study. Yung oras nga namin pinupunta. Pero Lord, bakit ganito pa rin yung nararanasan namin? Ba't wala pa rin yung pabor? Ba't wala pa rin yung extraordinary experience? Bakit Lord, wala pa rin kaming promotion? Ba't hanggang ngayon, wala pa rin kaming kapayapaan? Kapatid, antay lang ang sabi ng Panginoon, the Lord will give you an inheritance as your reward. Sabi sa Hebrews chapter 6 verse 10, ang sabi niya dyan, God is not unjust so as to overlook your work. Hindi niya malilimutan ang iyong ginagawa. Pag ikaw may ginagawa na sa Panginoon ngayon, noon, available ka na sa Panginoon noon, at wala pa yung pabor, mga kapatid, hindi pa nakakalimutan ng Panginoon yung gagawin pa niya. Pag ikaw natigil na ang iyong availability, matagal mo nang hindi ginagawa, balik ka na, kapatid. Kaya pang gawin ni Lord yung favor niya. Pag ikaw wala ka pang ginagawa, mga kapatid, simulan mo nang maging available kay Lord. Ready na siyang ibuo sa atin ng pabor. Lahat po tayo yumuko ngayong umagang ito. Hindi ko po alam. I do not know your standing. I do not know your status this morning, mga kapatid. I do not know. Pero kung sinasabi mong mahal mo ang Panginoon, if you are declaring, Lord, mahal kita. Panginoon, I love you. Sabi sa Matthew chapter 22 verse 37, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, mga kapatid. Let's give it all unto the Lord. Let's be available unto God. Let's be available unto the Lord, mga kapatid. Ito yung pagkakataon na gusto ng Panginoon. Buksan ang ating mga mata. Buksan ang ating mga isip. Ito na ang susi. Isang susi na binibigay ni Lord para maranasan natin ang pabor, para makita ng Panginoon ang napakagandang experience. Mga kapatid, simula lang yan ng experience na naranasan ni Peter. After that wonderful experiences, ang naranasan ni Peter, Peter was able to walk on water. Peter was part of the 12 of the disciples. Mga kapatid, if we be available in the Lord, wonderful favor is awaiting us. Ngayon kapatid, as a response, to be faithful, how can we respond to the Lord? Heart, to the invitation of God ng service ngayong umaga. Sana ito yung nasa puso natin ngayon, Lord. Hindi ako fully available sa iyo. Pero gusto ko maging available sa iyo, Lord. Yung assets ko, yung time ko, yung makakayanan ko, gusto ko maging available sa iyo, Lord. Ito ba ang puso mo ngayon? Kung ikaw na pala yun noon, ginagawa mo naman noon, nagsiserve ka naman kay Lord noon, available ka naman noon, pero nawala ka, kapatid. Pwede ka bumalik. Available for you. Lead me. Pag hindi pa kayo, with all my heart, you can just surrender.
Yes, God, Lord. Gusto ko maging available. Hindi mo alam kung paano mo gagawin. Available, napaka-busy mo. God can help you depending on your desire, kapatid. Sa lahat ng area ng aming buhay,
sa amin pong mga yaman, assets, sa amin pong oras, higit sa lahat, sa amin pong Panginoong mga abilidad, O Lord God. God, magiging available po. Kaya ayusin mo po, Panginoon, ang amin pong puso, amin pong Panginoong mga kaisipan. Ayusin mo, Lord God, yung amin pong mga plano sa buhay. Ayusin mo yung amin pong mga schedules, Panginoon. Yung amin mga priorities, Panginoon, God, na ikaw po, Panginoon, yung nangunguna lagi. And I thank you for loving this church. You're always giving us your word, directing us, instructing us, oh God. Hallelujah! Leading us towards the best, oh Lord Jesus. Salamat po for giving us this beautiful reminder once again, God. Buksan namin ang aming mga sarili sa iyo. Buksan namin kung anong meron kami, Lord God, ialay namin sa iyo. Kaya sa oras na ito, baguhin mo, Lord, i-twist mo yung aming kaisipan. Baguhin mo yung aming po, Panginoong puso. At hayaan mo, Lord, hayaan mo, Panginoon, na ikaw talaga, O Diyos, ang mangunguna sa amin po mga buhay. Pagpalain mo ang lahat na nakarinig sa mensahe, yung mga narit nandito ngayon, Panginoon, hallelujah. Huwag mong ayaan, Lord, ma-miss out namin, Panginoon, yung blessing na dala po, Panginoon, ng mensaheng ito. Mami-miss out namin dahil, Lord, hindi pa rin namin ibibigay yung aming availability sa iyo, Panginoon. Because, Panginoon, our answer and response this very hour to you, God, is, Lord, here I am. Do what you wish me to do. Hallelujah sa buhay ko, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyo ang papuri, Panginoon. Sa umagang ito, sa magandang mensahe, namin pong narinig, dakila ka sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Tayo po'y makaupo na, mga kapatid. This time po ay ihanda po natin yung atin pong ibibigay sa ating Panginoon. Sabi kanina po ni Pastor F na isa sa mga number one na naibinigay po ni Pedro ay yung kanya pong pag-aari. Ngayon, may mga pag-aari po tayo na pwede din po natin sa oras na ito ibibigay natin sa ating Panginoon. Yun pong mga nasa atin pong mga bags, sa atin pong mga wallets this time. Now, let's be generous to give it to the Lord. Alam nyo, si Pedro, siya lamang po, yun pong among the 12 that was able to walk on the water. And alam nyo po, alam natin that on that very memorable Pentecost Day, siya din po yung ginamit ng Panginoon na mag-preach doon. Di po ba? And there were about, more than actually 3,000 people who got saved. Alam nyo po, wala pong mawawala pag ang Panginoon po ang ating inuuna. Bagkus, marami pong pagpapala ang ating matatanggap pag atin po talagang ibigay ang ating lahat-lahat sa ating Panginoon. Okay, so this time, let's give tithes and offerings to God. Praise the Lord. Hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, my heart, I will love you with all my heart. I will serve you with all my heart. I will give my all to you. With all my heart. Tayo pong lahat ay tumayo. Muli, Panginoon, marami pong salamat sapagkat sa aming buhay, Panginoon, napaka-obvious talaga ng iyo po, Panginoong presensya. Salamat sa iglesyang ito dahil, Lord God, napaka-obvious din, Panginoon, na kami, O Diyos, ay iyong ginagabayan. Hallelujah. Salamat sa mga pagpapala na aming natanggap, Lord God, sa buong linggo. At sa oras na ito, Panginoon, nais po namin ibalik sa iyo ang mga pagpapalang ito. At ayon sa iyong mga salita, Panginoon,
mapalad ang mga sumusunod, mapalad ang mga nagbibigay, dahil ibabalik mo ng siksikliklik at umaapaw. Gawin mo po, Panginoon, yan according to your word, God, sa pamilyang ito, sa Galcm. Hallelujah, dagupan, Panginoon. As Lord, hindi lamang sa mga narito ngayon, but even Lord God, yung mga kapatid namin, kaisa namin ngayon sa amin po, Panginoon, gawain, kasama namin, Panginoon, online, and even, oh God, nagpapadala din, Panginoon, ng kanila pong pagmamahal sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay, Panginoon, sa gawain ito. Pagpalain mo rin sila ng sobra-sobra. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, Lord God, matagumpay kaming muli dahil ikaw ang aming Panginoon. At sa linggong ito, Panginoon, maaasahan ka pa rin namin na sasamahan mo kami, gagabayan mo kami, ang presensya mo, Panginoon, ay nariyan para sa amin at sa lahat ng aming mga challenges na kakaharapin, Panginoon. Hindi kami nag-iisa, kasama ka at pagpapalain mo pa rin kami. Salamat sa tagumpay sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Everybody shout, Amen! 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 Praise God! So this time po, pumunta na tayo sa ating pong declaration. Lagay na po natin ang ating pong mga kaliwang kamay sa ating puso at atin pong namnamin ito pong atin pong sasabihin ngayong umaga. Amen? Okay. Thank you, God, that you desire to bless my walk and the love that I have shown to you in serving the saints, that all my labors will gain favor before you. I declare that I will live my life as a true and genuine disciple of Jesus Christ. Yes, that I am glad and serious about serving God and living right before Him. I declare that I will serve God with all my heart, soul, and body. I will seek His face, follow His direction, and do what I must do for Him. The favor of God surrounds the diligent and the righteous. Therefore, I declare I am entitled to His blessings and promises. The favor of God is on me. It goes before me. Therefore, my life will be exceptional from this day forward. I expect the favor of God to be in manifestation in my life right now. The wonderful name of Jesus. Amen. Hallelujah. Ikaw lamang ang kukurihin, ang pangalan mo'y dadaklain. Wala na sa'yo'y may hahambing, ako'y iyong dinggin. Ikaw lamang ang kukurihin, ang pangalan mo'y dadaglain. Wala na sa'yo'y may hahambing, ako iyong hindi. Langit ang aking nadarama sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba.